Class, I know you're all excited for graduation, but FYI, you still have your final exams. So, I'm gonna give you a set of math problems. There you go. Now this will serve as your practice, all right? But don't you worry, I'll have you work in pairs, so you can help each other figure the problems out. Sir. Oh, yes, Miguel. Ganun din po ba sa finals by pairs? Diba? Dream on, Miguel, dream on. So, go get yourselves a partner. Hey, Rama. Wanna pair up? You know, figure out our problems together. Sure ka? I changed my mind. Hindi ako mag-give up, and I'm going to graduate a valedictorian. You know what, Roma? We should help each other out, not compete. Yeah, we're both competitive. That way, we'll bring out the best in each other. I like the sound of that. Game? Hey, Sophie. I'm glad you're okay after nangyari sa medical mission with Emmanuel. About that nga pala, I wasn't able to say thank you. Salamat. Hindi ko nga siya nahabol eh. Sayang. I wanted to make him pay for making you cry. Mabuti na rin na hindi mo siya nahabol. Because you know what? He is a sociopath. Baka mamaya, saktan ka lang rin niya. Sophie, thanks for the concern, but I can handle it. Wow! Ikaw na. But seriously, Sophie, if you need anything, sabihin mo lang. I know. Harry, thank you for still being here, even if... Sophie, I'm your friend. Kaya ginagawa ko to. So don't worry about anything else. Si Peda, kanina pa kita hinahanap. Congratulations sa successful outreach project, ha? Thank you po. Hindi ba last project na ng SEO? Yes po. Maaari ba ako may ipakiusap sa'yo? What's that po? Nay Dolly, malilate po ako ng uwi. May meeting lang po sa school. Tumawag na po ba si ate? O sige lang anak, wala pa namang reply ang ate mo. For coming, senior reps. Mr. Gracio assigned me to collect all our good memories from our senior year for a yearbook. And I'm sure we've had a lot. So, since we'll be stuck with each other for just a little bit more, I made sure that we'll like the people we'll be working with. Sure ka ba na like ka lang nitong dalawang to?
So guys, we'll be needing ideas. Why don't we do a paperless yearbook? Like yung AVP. Oh, bro. Pwede mag-score dyan si Gabby. We should put Bible verses in it. Greatest idea ever. Sophie habang dinadasalan namin na sagutin ka na. Anong meaningful na tinginan yan? Salin niyo naman kami! Ano yan? Oh, ikaw naman, sobrang selosa mo naman. Ikaw wala ang karapatan, ha? Alalahanin mo. Kayo nga, ha? Tigit-tigilan niyo na sa pang-asar si Sophie. Nakapag-decide na siya. OMG! Kayo na! Kulit, nak. O, papahiram kita nito. Gusto mo? Talagang hinahaang mo ako, ha? Ang glit, ha? Daddy! Daddy, ikaw papaluin! Ang kulit-kulit kasi eh! Daddy, ikaw papaluin ko, kakaligo lang niya! Lalaro pa po ako! Hindi na, oh! Lalaro ang tumi-tumi mo, maliligo na naman tayo, tapos magre-review! So, kayo na? Later na, guys. I'll make it to na lang. Gabby, kausapin ko lang si Daddy nito. Kayo na ba? Kayo na, no. Daddy nito. Oy, nak! Napadalaw ka. May kailangan ka? Yeah. May itatanong lang po sana ako. Tungkol saan? About Emmanuel po. May balita na po ba? Okay naman. Na-follow up ko naman si attorney. Ang sabi niya, pwede raw naman yung warrant of arrest. Kasi ongoing pa naman yung kaso ni Emmanuel eh. Kaya lang, kailangan mahanap siya. Hindi na po ba siya bumalik dun sa barangay kung saan kami nag-medical mission? May mga gamit pa raw na natira dun sa tinutuluyan niya eh. Tsaka yung mga pulis daw na dun pa rin nagbabantay. Sana anak bumalik. May itatanong ka pa ba, anak? Wala na po. Thanks po for helping Daddy Ninong. Anong iniisip mo ngayon? Ang sad lang po ng thought na nawawala pa rin po si Emmanuel, tas wala rin po si ate. Ano bang sabi ng naidali mo? Nasa Quezon daw po. Pinauwi daw ni Lolo Cap. Anong pinag-aalala mo ngayon? Buong araw po kasi hindi nagte-text pa sa akin si ate. Hindi man lang niya sinabi kahapon na alis siya. Hindi naman po siya ganun eh. Magde-deliver nga lang po ng donuts.
Papaalam pa siya sa akin. Eh, baka naman nakaligtaan lang ng ate mo dahil sa pag-aalaga sa lolo kapo mo. Kaya na ba? Oo nga. Hindi. So, sinagot niya si Chinito? Hindi rin. Anong nangyari? Basta-basta ayoko magkwento. Si Sophie na lang tanongin niyo. Mas aganda ko sa kanya magagaling. Tunti mo na. Gentleman ha! Plus points yan kay Sophie. Uy, sige na. Sige na. Kung ay kwento mo na wala sige ng plus points. Sige na. Sige na. Papasok na ako. Gabi. Ano ba yan? Kaloka naman to. Hindi pa sinagot. Eh, ganyan talaga, ha? Hashtag pa-showbiz. Kayo, di kayo makapag-antay, ha? Eh, sabi ng mama, i-chichika. Eh? Eh, siyempre, ang kaba. Sana kanina pa, di ba? Tagal-tagal natin inaabangan yun, no? Oh, Martin, ba't ka nandito? Kuya, hintayin mo ako, ha? May kukunin lang. Ano yari? Kukuha lang ako ng ilang gamit. Hala ko, no? Kung nangyayari, sige, bilisan mo kasi baka mamaya maabutan ka pa ni Sophie dito. Laki na. Sige. Go na rin po, Daddy Ninong. Makikibalita na lang ako kay Nay Dolly kung nag-reply na si ate. Bye po. Bye, Teacher Ninong. Ingat ka, anak, ha? Hatid ka na po muna si Sophie. Sige, anak. Sige. Tara. Naku, mabuti na lang at mamaya pa ang uwi ni Sophie. Buti na rin lang. Sumabsibon sa hospital. Oo nga, pasensya na. Gusto ko sana magbantay. Kaya alam, baka kailanganin ako ni Sophie dito, eh. Sige na. Bilis, bilis! Tay Martin? Eh, di ba dapat nasa Quezon po kayo kasama si ate? Sophie! Oh, akala ko ba malilid ka sa pag-uwi? Hindi pa naman ako nakapagluto ng hapunan. Eh, maaga po kasi natapos yung meeting eh. Ah. Kayo po, Tatay Martin, bakit po nandito na po kayo agad? Kasi kumuha lang ako ng ilang damit ko. Baka magtagal ako sa Quezon eh. Bakit po ba? May nangyari po ba? Tatay Martin, kasi alam niyo, I've been trying to contact you, tas di po kayo sumasagot. Kasi nagkasakit si... Nagkasakit ang lolo kap mo eh. Ha? Nasa hospital po ba siya? Oh, wala. Hindi naman. Sakit matanda lang. Oo nga. Huwag kang mag-alala. Gagaling din ka agad yun. Si ate po, matagal din po ba siya magsustay sa Quezon? Naglambing kasi ang lolo kap mo sa ate mo. Gusto niya siya muna magbantay sa kanya. I can take care of lolo kap din po. Naku, wag na. Sophie, ikaw naman. Salamat ha. Pero hindi mo naman magagawa yun kasi may pasok ka sa school, di ba? Okay lang. Wag na. Sorry. Ayos na. Hindi na kailangan. Di ba, Martin? Oh, hindi na. Tsaka ano, mas mabuti pa, Sophie. Kakausapin ko muna ang ate mo, ha? Paano? Dolly? Sophie, alis na muna ako, ha? Iwan ko muna kayo. Tatay Martin, since hindi niyo po na kukuha yung mga messages ko tsaka yung mga calls ko, pwede po bang pasabi kay ate na nakita ko na si Emmanuel? Oh, Sophie, sasabihin ko sa kanya. Ha? Tsaka po, pag magkasignal na po siya, i-text niya na po ako. Sige na. Mabait ka.
Alis na. Dolly. Balikan na lang po mamaya. Ikaw kilala kita pag di ka bumilik, ha? Friend. Ha? Akala ko ba walang sinagot? Bakit ngayon nagsosolo doon? Mika, bawal ba sila mag-usap? Kapag nabasted, FO agad? Eh, friends naman talaga sila. Pangat naman kung di nagpapansinan. Wow, and the best hugot award goes to Junaline, di ba? Hugot? Hugot ba yun? Eh. Ano naman kayo pinag-uusapan nila? Mukhang seryoso, oh. Why do I feel like Nay Dolly and Tatay Martin are hiding something from me? Eh, tulad naman ng ano? I don't know. Na-feel ko lang. Mahirap yan. Wala kang basehan ng duda. It's just weird. Na bigla na lang mawawala si ate. Now na kailangan ko siya, and now na nahanap ko na si Emmanuel. Eh, hindi naman magagawa ni ate yun eh. Yung bigla na lang mawala. Unless, may matinding reason siya. Katulad ng? I don't know. Baka babalik na siya ng monastery? Huh? Di ba iniwan nga niya yung vocation niya para sa'yo? I don't know. Maybe she changed her mind. Napagod na siya sa akin? Posible. Or, ate, what's this? Okay ka lang? Oh, wala yan, Sophie. Baha buhang araw lang yan kasi sinamahan ko si nanay kanina sa palengke. Alam mo na, mainit. Nag-meds ka? Para saan? Maybe siya yung may sakit? Eh, Sophie, sigurado naman ako na kung may sakit siya. Bakit naman niya hindi sasabihin sa'yo? Maybe she just didn't want to tell me kasi baka mag-worry ako. Si Sophie, kumusta? Ikaw talaga, pati yung dating madre, pinagdududahan mo. I guess tama ka. Medyo nagiging paranoid na ako. Eh, who wouldn't get paranoid ba? After both of my parents died, I'm just being cautious. Siyempre, ayokong pati ate ko mawala sa akin. Alam mo, Sophie, if ever naman may sakit yung ate mo, panigurado ako, bago mo pa sabihin, nakapagpagamot na yun sa doktor. Kasi, alam ko naman na ayaw niya mawala sa'yo. Alam mo din yun. Thanks, Gabby, ah. Ngayon pa ba ako magdududa? Eh, sa dami ng pinagdaanan ko, I'm sure G is guiding me. Pati na rin si ate.